Hello po, maganda hapon sa inyong lahat. Ituturo ko kung paano ang tamang pagbabudget ng pera sa loob ng 1 week or sa loob ng 1 month. Anong diskarte nga ba ang ginagawa nyo para makatipid kayo or mapagkasya lang ang budget for 1 week? Magkano nga ba? Okay, katulad niyan, ang budget namin for 1 week, 1.5 or 2K. Yan, napagkakasya. Minsan, nasa-short talaga, lalo na pag may gustong bilhin, di ba? Okay, sa panahon ngayon, napakahirap po talaga. Kailangan tulungan lang. Okay, ang diskarte dyan, bago ka magpunta ng palengke or grocery. So, ang kailangan, ilista po muna lahat ang bibilhin. Ilista po lahat kasi pag hindi ililista, mauubos po talaga ang budget for 1 week. Wala pang isang araw, wala pang isang linggo, ubos na ang budget kasi nabili nyo na yung wala naman sa plano. Kaya kailangan po talaga ilista po muna lahat ang bibilhin para hindi po masira ang budget. Okay, number 2. Ang kailangan gawin, lalo na pag may pampuhunan kayo, pwede naman po mag-online business kayo. Lalo na pag semester lang po nagtatrabaho, hindi po talaga magkakasya ang budget. Lalo na po pag nagre-renta kayo ng bahay, nagbabayad ng kuryente, tubig, tapos may wifi pa kayo para sa online class ng mga bata, o diba? Sa palagay niyo po ba magkakasya ang budget? Hindi po. Kaya kailangan tulungan po tayo, diba? Para lang po makaraos sa araw-araw at pangangailangan. Mag-online business po. Tulad yan, ginagawa namin, bumibilak sa grocery ng mga chocolate, candy, biscuit. Ito po, yan. Nagtitinda rin kami sa dito lang sa bahay. Para lang makadagdag ng budget, diba? Discarte lang po yan para naman magkasya ang budget. Lalo na pag nagre-renta ng bahay, hindi talaga magkakasya yan. Lalo na pag ang asawa lang ang nagtatrabaho, hindi po talaga magkakasya ang budget. Okay, ang diskarte lang dyan, mag-online business at ilista muna ang mga dapat bilhin bago mamalengke or pumunta sa grocery. At syempre, yung mga hindi naman po kailangan, huwag na muna bilhin. Huwag na muna yung mga luho dahil sa hirap ng panahon, pandemic pa po tayo ngayon, kaya kailangan magtipid po. Ayan, number one din po yan, magtipid para hindi masira ang pagbabudget. Okay po. Yan lang po ang maibabahagi ko today kung paano ang pagbabudget sa loob ng isang buwan or sa loob ng isang linggo. Magtipid lang po. Yan lang po ang the best. Tulungan sa mister para makaraos sa araw-araw. Thank you for watching. Don't forget, like and subscribe. Thank you po.